subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good day, everyone. I'm your teacher, Richard Buenaflor, and today we will going to discuss the 7 teaching method or strategies in teaching physical education. So, are you ready? So, let's start. We all know that teaching is the noblest profession and it is very challenging. However, when you are in the field of teaching, you will realize that it is very exciting and interesting. So, teachers need different strategies or methods to get through to their students. So, I will present to you the 7 core teaching strategies and how they can be applied in the teaching. The first teaching method in teaching physical education is the direct teaching or follow my lead. So the main objective of this method is to demonstrate how a drill is performed and having them follow your steps that helps the students visualize what is you are requiring them to do. So itong strategy na ito ay isa siyang teacher-centered learning kung saan nasa teacher yung sentro ng kanilang pag-aaral. Kumbaga, ito yung tinatawag nating spoon feeding kung saan lahat ng pangangailangan o lahat ng knowledge or ideas ay manggagaling sa teacher. Ganun. So, for example, kapag magtuturo tayo ng sayaw, ay ikaw yung unang sasayaw at hayaan mo yung mga students mo ay gayahin yung steps mo. So, ito yung tatawag nating a direct teaching. So, may disadvantage at advantage ang direct teaching. So, the advantage of direct teaching is that it is time efficient and it is good strategy for the introduction of new skills. Yun. Ang disadvantage naman ito is it can be difficult to deliver individual feedback to each student. Bakit? Siyempre, kapag ginagaya lang nila yung steps mo, hindi mo makikita kung sino ba yung nakakasunod o yung hindi nakakasunod. So, yan yung first teaching method natin sa pagtuturo ng physical education. The second teaching method is the indirect teaching. So, or what we call the student-centered learning, kung saan lahat ng information or most of the information is come from the students, sa mga estudyante nagmumula. So, kumbaga yung teacher na lang dito ay isa na lang siyang facilitator kung saan ginaguide niya yung kanyang mga estudyante. Okay, let's proceed to number 3. So, the teacher feedback or the roaming review. So, the main objective of this method is the class carry out the assigned task following clear instruction given prior. So, the advantage of this strategy is that the teacher is free to roam from group to group or individual to individual to provide feedback, to correct or reteach the skill they are having trouble with. So, nakapagbibigay yung teacher dito ng kanyang feedback sa kanilang activities o sa kanilang task na iniatang sa kanila kung saan sila ay nagkamali o kaya ay may problema. So, the disadvantage of this strategy is that the time may not allow you to provide individual feedback to each students. So, maaari na makapagbigay ka ng mga feedback mo pero sa iilan lamang. Kung saan, yung iba, hindi mo na manonotice yung kanilang pagkakamali o kaya yung kanilang kahinaan bagkus kulang nga yung oras na
i-google mo sa pagbibigay ng kanilang feedback. So, let's proceed. So, number four, the peer feedback or the collective correction. So, the main objective of this method is students are placed in a small teams and given a task that they must perform, usually competing against other teams. So, the advantage of this strategy is that the team provide feedback to each other and work collectively to carry out the required task, correcting each other and each wrong move. So, madidevelop dito yung kanilang cooperation, at the same time, it fosters their teamwork. So, the disadvantage of this method is the feedback that the students give may not be positive. So, kaya nang sabi ko, competing each other. So, maaring yung sasabihin nila ay hindi positive o hindi maganda na pwedeng makasama sa kanilang kaklase. O kaya makapag-discriminate o kaya ay nakapagbibigay ng kanilang kababaan ng loob. So, magkakaroon dito ng tinatawag nating bullying. So, isa yan sa mga disadvantage ng peer feedback. Okay, so let's proceed. So, number five, or the self-feedback or retrace your steps. So, the main objectives of this method is students look at their outcome and assess if it was done correctly or could have been done better. So, ito ay isang napakagandang halimbawa sa paggawa ng mga sporting drills like set moves or plays na kailangan gawin ng tama. So, kapag nagkamali ka sa isang moves or isang set play, maaari mong baguhin yon dahil magkakaroon ka ng self-feedback kung tama ba yung ginawa ko o mali ba yung nagawa ko. So, yun. The convergent discovery. So, the main objective of this method is students are given a set of items or scenario and told what the end result needs to look like. The students are placed in teams where they need to collectively work together to discover how to get the job done. So, the advantage of this strategy is the students learn teamwork and social skills. So, madidevelop dito yung kanilang pakikipagsalamuha o pakikihalubilo sa kanilang kagrupo at yung kanilang teamwork kung paano pa ito mas magiging effective. So, yun. Dito, mahasa yung kanilang solving skills. So, parang magbibigay ng isang task o scenario yung isang teacher kung saan hahayaan niya yung kanyang mga estudyante na magresolba sa problemang ito. Parang sasabihin ng teacher, here's a problem, go, solve it. Ganon yung gustong iparating ng panglimang method na ito. Then, the disadvantage of this method is that the students need to be motivated to complete the task. So, bilang isang teacher, kailangan nating i-motivate lagi yung yung ating mga estudyante para matapos yung kanilang assigned task. Okay, let's proceed to the last and final method that we can use in teaching physical education is the jigsaw learning. So, the main objective of this method is using a drill that involves multitask, teach one task to each group, and then pair each group up to teach each other their learned skills. So, isang magandang halimbawa nito ay ang pagtuturo ng volleyball. So, halimbawa ay hahatiin mo yung klase sa apat. So, yung isang grupo, tuturuan mong mag-serve. Yung pangalawang grupo, tuturuan mong mag-set. Yung pangatlong grupo, tuturuan mong mag-dig at mag-spike. Yung pang-apat naman,
na grupo ay tuturuan mong mag-receive. So, pagkatapos mong turuan yung tag-iisang grupo, ay ituturo naman nila yung kanilang mga natutunan sa kabilang grupo. Kumbaga, let's teach each other na tinatawag natin. So, magtuturoan yung apat na grupo sa kanilang nalaman na skills. So, yon. So, yun lamang guys yung ating discussion ngayong araw na ito. And I hope may natutunan kayo sa aking discussion. So, maraming salamat sa pakikinig at panonood. So, see you again in my next discussion. So, bye-bye!